Magandang araw po sa lahat. Kinontinue ko po yung video sa ngayon. So, ginawan ko siya ng part 2. Kasi gusto kong silipin pong sinabi ko dito na prospect dito sa ruling na tunnel sign. So, dalawa lang pagpipilian, tunnel or cave. Naka-slope. Andun lang yung may kawayan, oh. So, tignan ko dito sa malapit. Wow, malalim na parte sa bato. Ayan siya, makatugay do. So, ito na sinasabi kong slope. Ayan siya. Connected siya dito sa area. Kaya kung makikita niyo yung bato, yung mapstone sa unang video, so punta natin yun mamaya. Yung gilid ng bato, yung parang hinati. Dito ito, si may nangangahulugan na ito yung pangpang. Ibali, ito yung katapusan doon sa marker na yon. Ito. Itong gilid. Kaya ito yung continue niya dahil para siyang dila doon papunta sa unahan. Paliko. Kaya dyan banda yung sinasabi nating prospect na may tinago dyan sa kibali tunnel. Yung basa natin, tunnel. Dalawang kaulungan yung tunnel or cave. Iisa lang yon. Tapos ito yung dulo. Ipapakita ko to mga katugay. Pwede natin balikan yung bato sa gilid ng pangpang. Ayan o. Ito yung dulo ng lupa niya. Kasi rolling na siya. Kung mapuntahan ng sadya yung nasa gitna, mayroon palang tanim na mais. Eh baka magkaano tayo dyan. Magkasala tayo dyan. Tinaniman ng mais. Eh kung makikita niyo po yung terrain, so dito ko siya kukunan ng camera dito sa malayo. So makikita niyo po yung terrain. Ayan naman yung caretaker. Makikita niyo po yung terrain. Ayan yung lalim niyo. Ayan o, yung malalim na parte. Ayan lang yung may bato, yung mapstone. Tapos ayan o. Yan, klarong klaro siya dito. So, kahawid siya sa area. Itong yung naka-elevate. Andito lang, oh. Itong yung may mabato. Nagtapok na mabato. Malaking bato pala to, mga katugid. Maganda dito tayo ng bahay, ah. Baka aliwalas. Yung tahimik at wala ka sa walang kapitbahay, distansya, pwede kang mamuhay dito ng tahimik. Tatanim ka ng ganito, mga gulay, may mga manok, at baboy, baka. Maganda dito, 11 million daw yung bili nito. So, dito sa mga marker, so, tinitignan natin nakalinya to, malapit siya, tapos ayun ang may isa sa distansya. Triangle siya natitignan sa malayo. Pero kung i-ano natin mga katsugay, ayun may basto pa dito. Ayan o. So, medyo lang siya, maliit yung nakalitaw. So, maganda sana basahin to kung ano, ano lang. Magkasala tayo nito sa mais. Grabe. So, ibang analyze siguro nito, lalong-lalo na may makikitang marker dito. Sigurado dyan na mismo sa gitna nila hukain. Eh, para sa akin, para sigurado na perfect yung basa natin o perfect yung hukay natin,
bulyo man o maliit, kailangan basahin talaga ng sakto para maano natin, di sayang yung ano natin, pagod, matapos man o sa hindi. Sa nag-update po doon sa matandang kahoy, ba't hindi ko pa siya binalikan, palagi umuulan. So try ko po siyang susubukan sa susunod na linggo. Grabe. Mayroon parang mga nakatapok pala dyan na bato, oh. Hindi na natin klaro nun sa unahan kasi nakatabon siya. Mayroon pa din pala, oh. Nakagrupo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ay, kabali, apat. Apat na grupo. Mga bato. So, yung mga bato nagtapok, pwede siyang apat na grupo na mga sundalong hapon dito nagka-standby. Ayan. So, paggabi na, mga ka-true guide. Maganda na yung, ano, kalangitan. Halos alas 6 na. So, maganda dito kung ano, siguro kung ako dito yung nakatira, siguro alas 4 na ng umaga. Wala, nagising na ako dahil sa dito ay sikat ng araw. Napakaganda, lalong-lalo na kung tanaw mo yung pagsikat ng araw. Ayan, oh. Grabe. Ayan siya, kung sa highway mo siya titignan, talagang nakabaluktot yung may mga bato, nakatapok. Tapos yung terrain, tignan niyo po yung terrain. Ayan o, pababa na. Ayan o, malalim na, tapos paakyat naman doon sa kabila. Yung may bato. Pababa na po. Kaya kinupya talaga niya yung area.